Hi guys! Welcome back to my channel! And today is going to be mukbang day again. At titikman natin ang very famous na trending ngayon sa Facebook. At maraming nagbebenta nito online. Ito ang ube cheese pandesal. Ayan. So, first time ko siya matitikman. In-order ko siya somewhere dito lang sa amin. So, online siya. Online. Tapos binook. Dineliver dito sa bahay. And now, it's going to be my first time to try this one. And sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung tingin ko sa lasa nito. So, tingnan natin kung masarap to. Okay, stay tuned! So, I'm gonna take my first bite. This one, okay. Ang masasabi ko sa kanya sa texture niya, para talaga siyang pandesal. Actually, para siyang pandesal. Medyo maliit lang siya. Ayan. Parang nakakahalaga siya ng 11 pesos and 50 cents each. Kasi 115 ganon. Tama ba yung computation ko? Basta ganon. Basta mga 11 pesos siya. Tapos ganito siya kaliit. Medyo na-disappoint ako sa size niya. Tapos, para siyang pandesal. Para siyang tinapay na may mga breadcrumbs. Ganyan. Tapos, color ubi siya. Okay. So, I'm gonna take my first bite. Sa first bite, yung pinaka-feelings niya is ubi. Yung una ko nakita. Ube siya na may cheese. Ikaw ba? Parang sa site ah. Sorry. Parang sa site ah. Parang sa side na to. Ube dito. Cheese. Ang ube. Actually guys, medyo gutom ako kasi hindi ako nag-lunch. Kaya, titingnan natin. Siyempre, di ba sabi nila, mas masarap ang pagkain kapag gutom. So, titingnan nga natin kung masasarapan ba ako. Sa size nga, medyo na-disappoint ako kasi maliit siya for the price. Alam mo yung dating mga tigpipiso lang yung pandesal. Ganito kaliit. Pero, siyempre, dahil meron siyang feeling na halaya tsaka cheese. Parang sa dilid yung cheese. Dito yung halaya. So, kain pa tayo ng kain. So, sa ngayon, since gutom ako at hindi ako nag-lunch, time check, 3 o'clock p.m. Hindi ako masyado na-impress. I don't know kung dun lang sa binilan ko or may iba pang mas masarap. I don't know. Hindi ako masyado na-impress. Pero, meron talaga siyang halaya and cheese. Hindi ko lang siguro nagustuhan na sa pandesal siya or what. Masarap naman siya somehow. Siguro kung i-rate ko siya ng 10, 6, pwede na. Kasi madami naman yung feeling. Okay naman yung feeling, yun nga lang, parang hindi ko siya trip sa pandesal, parang ang tagal kong nag-crave dito, mga 2 weeks or more, hoping na talagang sobrang may enjoy ko, pero reality check, hindi masyado. Merienda ko lang talaga siya, pero hindi ako na-impress. Ayan. Yan, so kumain ako ng 3. Okay na yun. Papatikim ko rin sa iba. But for me, I'm not that impressed dun sa ube cheese pandesal, something like that. Pero, okay na, pwede na rin. Yun nga lang, I find it pricey kasi. Para dun sa size niya, medyo pricey para sa akin. The fact na nagbayad ka pa ng booking, tapos maliit lang siya, ganun. Pero, siguro nga, hindi, kasi marami akong nakikita ng mga reviews naman na nasarapan sila or depende lang siguro sa pagbibake or what, sa nabilan. Pero for me, for my first impression, hindi ko siya masyadong na-typean. Yan. You can comment down below kung ano pa yung gusto nyo i-review ko na food na magusto nyo i-try. Check nyo lang yung iba kong mga videos like yung Korean food, mukbang, mga samgyup,
steaks and wings. So, marami pa akong mga mukbang vlog. So, you can also comment kung ano yung gusto nyo i-try. Pero gusto nyo muna panoorin yung review para malaman nyo kung worth it man na bilhin. So, if you're not yet subscribed to my channel, please like, subscribe, and comment down below. And click nyo yung notification bell para lagi kayo updated sa bago kong video. Bye!